natin pungtunghayan ang ika-anim na kabanata ng ating kwento. Pero bago tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video, ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. It's alright now, Selena. Boses iyo ni Paulo. Are you hurt? Pero nananatiling nakayuko si Selena. Nakatakip ang mga kamay sa tenga at mariing nakapikit. Parang umaalingaw-ngaw pa rin sa pandinig ang ingay ng bawat putok ng baril. She had never been so afraid for her life. Napapahikbi na si Selena. A warm hand touched her shoulder. Doon lang siya natauhan. Tiningnan niya ang pinanggalingan ng masuyong haplos at nang makita ang pamilyar na mukha ni Paulo, parang nabunutan siya ng tinik sa dibdib. She threw herself at him and wrapped and clamped her arms around him. It's okay, Selena. It's okay now. Doon na siya tuluyang napahikbi at saka sinakal si Paulo. Akala ko mamamatay na ako. Akala ko tatamaan na ako ng bala, ng mga 10 bala. Pinakawala na rin siya ni Paulo. Ngayon lang ako natakot ng husto sa buong buhay ko. Niminsan, hindi ko naisip na pwede akong mawala anumang oras. Akala ko hindi ko na uli makikita ang pamilya ko. Kanina ko lang nararamdaman na parang ayoko pang mamatay. Napahagulhol sa iyak si Selena. At wala siyang pakialam kung magmukha man siyang tanga sa harap ng ibang tao. Basta ang alam niya, pangalawang buhay na niya ito dahil pwedeng isa sa mga bala na pinaulan sa kanila kanina ay tumama sa kanya. Naramdaman na lang niya ang masuyo at maingat na pagyakap ni Paulo. And feeling that comfortable warmth, she clung onto him and poured out her heart even more. I'm sorry. I'm so sorry, Selena. Bulong ni Paulo kay Selena. Nanatili sila sa ganoong posisyon hanggang sa unti-unti nang kumalma si Selena. Pero hindi siya umalis sa pagkakayakap ni Paulo. Gusto lang niyang manatili sa mga yakap nito na parabang sa unang pagkakataon, nakahanap siya ng pinakaligtas na lugar sa buong mundo. She could hear the beating of his heart. It was erratic, but strangely enough, she liked the sound of it. Iyon siguro ang dahilan kung bakit tuluyan nang umayos ang pakiramdam niya. Kapag may ibang nakaalam sa breakdown ko ngayon, ako mismo ang maghahanting sa'yo. Paulo chuckled and gave out a sigh, as if he was relieved that she was doing okay now. Still, he kept her in his arms. Wala namang reklamo si Selena. In fact, komportable nga ang pakiramdam niya sa mga bisig ng binata, kaya hindi rin siya kumikilos para lumayo. May nadali ka ba sa mga nakalaban mo kanina? Kapag kinuwestiyon ka ng mga pulis sa mga napatay mong mga gagong yun, hahakutin ko ang lahat ng magagaling na abogado sa buong mundo para ipagtanggol ka. You could be painfully sweet sometimes. Do you know that, Selena? Now I know. Hinila siya ni Paulo ng marahan at mas inilapit sa kanya. Kung umasta tayo ngayon, parang hindi tayo dumaan sa isa sa mga pinakamabigat na pangyayari sa buhay ng isang tao. Napapangiting sabi ni Selena. Have you done this before, Paulo? Wala sa bukabularyo ko ang ilagay sa panganib ang ibang tao, lalo na ang buhay ng babaeng kayakap ko ngayon. Isang beses pa itong napabuntong hininga. Sa tingin ko, may isa o dalawa akong tinamaan kanina. Pero mabilis din silang nakatakas bago ako may mapuruhan. Mga duwag. And here I thought you were scared as hell a while ago. Sa tingin mo, magbabalak uli silang pagtangkaan ng buhay natin? Gusto kong gumanti. Lintik sila, ginulo nila ng husto ang buhay ko. Sila na ang sinisisi mo, hindi na ako. Well, kung hindi nila pinag-interesan ang yaman mo, hindi naman malalagay sa panganib ang buhay mo at hindi ako madadamay. Selena, what? Hindi sumagot si Paulo. Tiningalan niya ang mukha ng binata para alamin kung nakatulog na ba ito. But she was greeted by the face of the handsomest man she had ever met, and with the most mysterious expression on his eyes. Mysterious expression that seemed to have an unusual effect on her heart,
Kaya kumawala siya sa pagkakayakap ni Paulo at umayos ng upo. Nanatili ang kakaibang tibok ng kanyang puso at hindi siya manhid para hindi maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng bawat tibok ng puso niya ng mga sandaling iyon. Hindi ko alam kung paano nila tayo nasundan na naman kanina. Maya-maya'y sabi ni Paulo. Nakahinto na sa isang parking lot ang sasakyan nila. May pakiramdam akong may nagtip sa mga iyon kung saan tayo posibleng lumitaw uli pagkatapos nating mawala sa radar nila kagabi. Kahit siguro hulugan pa sila ng atomic bomb ngayon, hindi na siya kikibo. Dahil ang atensyon na lang niya ngayon ay nasa kakaibang tibok ng kanyang puso. Hindi ko alam kung paano nila tayo nasundan dito. Saglit uling natahimik si Paulo. Para bang may malalim na iniisip bago nagpatuloy. Akala ko, nailigaw ko na sila ng tuluyan kagabi. I guess, may nakapagbigay ng tip sa kanila ng posibilidad na baka nagpunta ako sa rest house. Alam nila ang tungkol sa rest house mo? Ibig sabihin? Someone I know. Magsasalita pa sana si Selena nang makita niya ang dalawang sasakyan na huminto sa harap ng sasakyan nila. Paulo, dito ka lang. Pero, it's okay. I know them. Them? Bigla siyang kinabahan. Inalis naman ni Paulo ang suot na seatbelt. What are you doing? Huwag mo sabihing susugurin mo ng harapan ng mga yon. Huwag kang ang baliw. Relax, Selena. They're with me. They're what? They're my friends. I called them earlier to meet us here. Hindi na napigilan ni Selena si Paulo nang tuluyan na itong lumabas ng sasakyan. Nagsilabasa naman sa dalawang kotse ang dalawang lalaki at kitang-kita niya kung paano sinalubong ni Paulo ng suntok ang unang lalaking nalapitan nito. Napalabas na rin siya ng sasakyan, bit-bit ang baril na naiwan ni Paulo. Handa na siyang pumatay, mailigtas lang ang taong pinagkautangan niya ng pangalawang buhay. Walang hiya ka, Jason. You told me you had everything under control. Hawak na si Paulo ng isa pang lalaki, pinipigilan sa muling pagsugod sa nasuntok na nakabalandara sa semento. You had one job, Jason. One job. Simpleng interception lang, hindi mo pa nagawa. Malakas na napamura si Jason. Ikaw itong basta na lang nagbigay ng instruction na kasinlabo mo, tapos ako ang sisisihin mo? At pwede ba, hindi ako ang dahilan kung bakit na-delay kami ng paghabol at pag-intercept sa mga sumusunod sa inyo? Yang si Kenneth ang sisihin mo, ang tagal ng Yossi break. Isang beses pa itong napamura ng malutong. Si Kenneth din sa paking mo. Huwag, sayang ang gandang lalaki ko. It was Kenneth, obviously. Kalma ka lang, Brad. Napuruhan naman namin yung mga humahabol sa inyo kanina. Mabuti at nahabol pa ni Jason. Oh, narinig mo yun, Paulo? Ako ang nakahabol. Isinakripisyo ko pa ang tagiliran ng bago kong kotse. Anak ng... Eksahederong napahikbi si Jason nang balingan ang sasakyan. Lumapit na ng tuluyan si Selena. Pasansya na. Medyo rattled pa rin kasi kami ni Paulo dahil sa nangyari kanina. At ano na nga pala ang nangyari doon sa humahabol sa amin? Dinampot na sila ng mga pulis? No, we sent them straight to hell. Hi, I'm Kenneth. I know, I heard your name earlier. You're Selena Samson? Wow, di hamak na mas maganda ka sa personal kesa sa mga screenshot mo sa mga news sa TV. No wonder Paulo forced you to kidnap him. Kenneth? May pagbabanta sa tono ni Paulo. Ano na ang nangyari sa mga humahabol sa amin? Si Jason ang sumagot. Nakasalampak pa rin ito sa sementadong sahig. Lahat sila tinamaan ng chemically treated bullets namin ni Kenneth. Iniwan namin sila somewhere, tulog na tulog. On the way na ang mga tauhan ko para dalhin ang mga iyon sa warehouse for interrogation. Chemically treated bullets? Jason sa chemist, sagot ni Paulo. Kenneth owns a private investigation company. Pareho nilang ginagamit sa kasamaan minsan ang mga trabaho nila. Kaya kinausap ko sila na imbestigahan ang mga bumubuntot sa atin mula pa sa hotel noong nakaraang araw. We're also friends. Dugtong ni Kenneth. I beg to disagree. Kontra naman ni Jason. Kapag kinilala mong kaibigan si Paulo, hindi kanyang babayaran sa serbisyo natin sa kanya ngayong araw, Kenneth. We're not actual friends. Biglang bawi ni Kenneth.
What did you find out, Kenneth? Tungkol sa paglabas ng information sa nangyari sa akin doon sa hotel. Oh, come on, Paolo. Para namang hindi mo alam. Natahimik si Paolo. Halata ang bahagyang pagbagsak ng mga balikat. Hindi na kailangang mag-isip ni Selena kung ano ang na-realize ni Paolo ng mga sandaling iyon. Confirmation lang ng hinala nito ang mga sinabi ni Kenneth na sarili ngang kapamilya ang nagpapaligpit kay Paolo. Sa kabila ng sama ng loob nito sa mga kamag-anak, naiintindihan niya kung sakaling nasaktan man ang binata sa nalaman. Ang pamilya ay pamilya pa rin kahit ano ang mangyari. Inabot niya ang mga kamay ni Paolo at marahan itong pinisil. Halata ang saglit na pagkagulat sa mukha ni Paolo na agading nawala nang unti-unti itong ngumiti at gumanti ng masuyong pagpisil sa kanyang kamay. By the way, sabi ni Jason habang nakatingin kay Selena, "Did you know that your sister is going out with Paolo's cousin Ethan?" Si Ethan? Siya ang anak ng tita ni Paolo na nagbanta sa buhay ninyo kagabi. Si Ethan din ang next in line kung sakaling naging successful ang plano nilang pagpapaligpit kay Paolo kagabi. Ano? Ang magaling din na tita ni Paolo ang nagbigay sa media ng mga picture mo, Miss Samson, dugtong ni Kenneth. Ethan and your sister were on a date when you texted your sister that you're with Paolo. At mukhang naikwento ng kapatid mo kay Ethan ang tungkol sa nangyari, kaya nalaman ng tita ni Paolo ang tungkol sa kidnapping incident na iyon. Kaya hindi sila nagbigay ng ransom money para kay Paolo? Konklusyon ni Selena. At kaya rin malakas ang loob nila na lumabas sa balita para ipaalam ang pagtanggi nilang magbigay ng ransom. At ang shooting incident na kinasangkutan ninyo. Patuloy ni Jason. It was a very good excuse to dispense Paolo and point everything to you, Miss Samson. Aren't they clever? Parang gusto na ring magmura ni Selena kahit hindi siya marunong magmura. Nag-ingay ang cellphone ni Kenneth. Yes? Hello? Agising na pala sila? Good. Let them escape if they want. Siguraduhin nyo lang na hindi sila mawawala sa paningin ninyo, maliwanag. Kapag natuntun nyo ang hideout nila, gather information about their mastermind. Kapag na-accomplish ninyong lahat yan, Paolo Sanford will give us a big bonus. Malapad na ang ngiti ni Kenneth nang i-off ang cellphone. Ain't I even more clever? Hoy, ako ang nag-isip ng planong yon. Kontra ni Jason. Paolo, I'm waiting for your apology. I'm sorry. That's not the apology I want. Gusto kong palitan mo ang nasira kong sasakyan. Ipadala mo rin ako sa pinakamahal at pinakamagandang ospital sa Pilipinas. Oo na. As for Miss Samson's involvement in this mess, Kenneth opened his cellphone once again. Go and kiss each other. Daig pa ni Selena ang tinamaan ng baseball sa ulo sa narinig. Anong pinagsasabi mo dyan? O sige, hug na lang. You know what? This is ridiculous. It's not. It was Paolo's turn to talk. Selena, makipag-cooperate ka na lang sa mga sinasabi ng dalawang bugok na yan. Kumaway pa sina Jason at Kenneth sa kanila. Sila ang nakakaalam kung paano ka ilulusot sa gulo na kinasangkutan mo sa buhay ko. Let me elaborate. Singit ni Kenneth. Palalabasin natin na nagtanan kayo ni Paolo. Paolo's stepmother already declared to the media how much she hated her stepson's kidnapper, which is you, Miss Samson. Nakakuha na rin kami ng impormasyon na lumapit na rin sa media ang mga magulang mo at sinabing galit sila kay Paolo dahil isinangkot ka nga sa ganitong sitwasyon at pinalabas pang kidnapper ka. That's reasons enough para magtanan kayong dalawa, hindi ba? Ito na lang ang pinakamagandang paraan, Selena, sabi ni Paolo. We need to get you out of this mess as soon as possible. He wanted her out of his life as soon as possible. She was a little disappointed and hurt. Pero tama ang mga lalaking ito. Kailangan nila ng matinding excuse para hindi siya maidiin ng husto sa kidnapping ni Paolo. Mamaya, tatawagan niya ang mga magulang niya para ipaalam ang totoong nangyari at nang hindi na rin magpanik ang mga ito sa mga mababalitaan kung sakali. Kailangan din niyang pagsabihan ng kapatid tungkol sa Ethan na iyon. You agreed with me. Good. Now then, inihanda na uli ni Kenneth ang cellphone.
will just take a few pictures of you na nagpapakita na may relasyon nga kayo. Iyon ang ipapadala namin sa mga news sa TV stations na kinontrata ng tita ni Paulo para sundan ang kwentong ito. Fine. Anong kailangan kong gawin? Kiss him. Ano? Okay then. You kiss her, Paulo. Bago pa man mag-sink in kay Selena ang ibig sabihin ni Kenneth, natagpuan na lang niya ang sariling, nakakulong na sa mga bisig ni Paulo at naramdaman ang masuyong paglapat ng mga labi nito sa kanyang mga labi. Okay, Kat! Sigaw ni Kenneth. Nice video! Makapag-kidnap na nga rin minsan, baka sakaling kasing ganda rin ni Selena ang machampuhan ko.